Birthdays. I hate them. Noong bata tayo, sobrang excited natin sa tuwing darating na ang birthday natin. Minsan nakakatanggap tayo ng regalo, damit, pera, or pagparehas kayo sa akin, kumakain sa labas kasama ang pamilya. Pero habang tumatanda tayo, medyo hindi na natin na-appreciate ang mga birthdays. Kasi I mean, pwede mo bang i-explain sa akin kung bakit sa tuwing birthday mo ngayon, ikaw na ang naglilibre sa mga kaibigan mo? Hindi ba dapat sila ang naglilibre sa'yo pag birthday mo? Parang mas nagiging sagabal patuloy tong araw na to eh. Imbis magsaya, mas pinoproblema mo kung anong papakain mo sa mga bisita. Uy, brother! Happy birthday! Uy, thank you, thank you. Pakain ka naman, oh! At kapag hindi mo naman sila nilibre, ikaw pa ang nagiging masama. Ganyan kasi ang patakaran dito sa Pilipinas eh. Birthday mo, libre mo. Kaya kung tutusin, mas nag-e-enjoy po yung mga bisita kaysa sa birthday celebrant. Putik na yan, mas maganda pa maki-birthday kaysa sa mag-birthday. Pansin nyo ba, sa tuwing kinakanta na ang happy birthday, lahat ng mga tao nakatingin sa Shanghai, hindi sa birthday celebrant. At dahil dyan may mga napansin lang ako, no? Merong mga iba't ibang uri ng mga bisita tuwing birthdays. At una sa listahan natin ay ang mga Sharon, o mas kilala bilang balutin mo ako. Sila yung mga tipo ng bisita na late dumating, pero kung makahakot ng pagkain, wagas. Yung bang hindi sila titigil magbalot hanggang hindi nila nakukuhanan ng pagkain yung buong angkan ng pamilya nila. Ako, hindi naman ako against sa mga Sharon. Okay lang naman sa akin kahit magbalot ka ng pagkain eh. Pero ang sa akin lang naman, eh kung magbabalot ka, patapusin mo naman yung event. Hindi yung hindi pa nakakakain lahat. Halos iselupin mo na lahat ng Shanghai. Meron din naman tayo mga tinatawag na eat and run. Ito naman yung mga klase ng bisita natin na sobrang aga nila sa event, pero sobrang aga din nilang umalis. Yung tipong wala ng bati-bati, kain na agad. At pagtapos nilang kumain, magsisiuwian na sila. Ayos lang din naman sa akin kahit ilan ang kainin mo sa birthday. Ang masaklap lang eh, bakit parang bigla-bigla kayong nagiging sigoku pagkatapos niyong kumain? Bigla-bigla kayong nag-teleport eh. Actually, mas hate ko pa nga yung mga eat and run kaysa sa mga Sharon. Kasi at least yung mga Sharon, habang nagbabalot, kunikwentuhan ka pa nila. Kumbaga sa modus, yung mga Sharon, meron silang strategy yung mga yan. Samantalang yung mga eat and run, parang nanakawan ka lang bigla eh, no? Anyway, meron din tayong mga bisita na tinatawag nating mga networkers. Ito yung mga bisita na nag-iimbita ng mga hindi-imbitado. Ginagawang networking ang birthday ang puta. Alam mo yung feeling na sa birthday mo, may mga hindi ka kakilalang tao sa bahay, tapos hindi ka rin naman nila kilala. At least man lang kilalanin nila yung birthday celebrant bago sila pumunta, di ba? Kung tutusin, halos lahat ng birthday, ganito ang setup. Yung celebrant ang magpapakain, yung bisita yung nag-e-enjoy. Kailan ba maayos yung ganitong sistema natin? Yung kung saan yung birthday celebrant ay nag-e-enjoy lang. Kung saan wala siyang ibang iniisip, kundi ang mag... Brother, birthday pala na yung JR. Gusto mo makikain? Tara! Sino ba may birthday? Happy birthday, happy birthday to you. Lalo yung nadala ng plastic. Mati.